Yes, Mr. Chair. Parang nasasayang po ang oras natin lahat dito. Pangiti-ngiti lang po yung representative from DILG. Then, paano po natin, Mr. Chair, makukuha yung tiwala na ating mga kababayan, particular yung mga tricycle drivers? Chair, sa DILG, usapang public service po, kaya po ba ninyo ito o hindi? Mr. Chair. Mr. Chair, yes po, kaya po. Kaya. Kaya po ba ninyo ang mga local government units o hindi? Yes po, kaya po, Mr. Chair. So kung kaya po ninyo, bakit po tayo nahihirapan? With your indulgence, yes, Your Honor. Mr. Chair. Iho, sino bang mas mataas sa inyong tatlo? Kasi lingon ka ng lingon eh. Sino ba ang mas mataas sa inyong tatlo sa departamento? Good afternoon po, Sir Chair. May apologies po, but... Kung hindi ka pa nahuli, hindi ka mag-apologize. Yes po. With regard po kasi sa fuel subsidy, ang Bureau of Local Government Supervision po talaga ang nag-handle po nito. So we're here to support po the BLGS regarding po dito sa matter po na to, sir. Your Honor. May I ask, can you answer all the questions to be propounded by the members of this committee regarding this issue, fuel subsidy program? Sir, personally po, I can't answer the... You cannot? Yes, sir. That is why Mr. Caminide is present here, sir. Kaya pala nagtatanong ang kayong tatlo tuwing may tatanong na hindi alam. Comsec, Director Deputy Torres confirmed her attendance today, right? Could you please issue a show cause order why she did not come to attend this hearing? Yes, sir. So you tell your boss? Yes, Your Honor. Yes, so we will no longer ask any question. Hindi naman daw siya alam masasagot eh. Yes, Mr. Chair. Parang nasasayang po ang oras natin lahat dito. Pangiti-ngiti lang po yung representative from DILG. Then, paano po natin, Mr. Chair, makukuha yung tiwala na ating mga kababayan, particular yung mga tricycle drivers? Ibibigay na lang po yung pera, hindi pa magawa. So, maybe, Mr. Chair, pasensya po kung mali ako. Ang nakikita ko po dito, may mga kasamahan po tayo sa public service, public servants daw, pero wala pong dedikasyon eh. I think, ang dali ng trabaho na to eh. Madaling mamigay ng pera, especially kung hindi iyo. So, yun po, Mr. Chair, tama po kayo. We are wasting our time. Na yun dapat sasagot, hindi makasagot. Nadadamay pa yung LTFRB. Yun lamang po, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Your Honor. Because of the inability of the representatives of DILG to answer the queries from the members of this committee, let's, Mr. Chair, let's say, move to the other... O iha, naupo ka na dyan. May sabihin ka? Some clarifications lang po on some questions. Actually, I have data po to... parang maging answer po dun sa questions raised, no, Sam? So, yung first po is in the delay of the submission of list of beneficiaries. So, we have submitted a letter to LTFRB po dated October 2. So, since na-reach po yung condition on Dagaa, we have submitted the initial list on October 2. And then we submitted another list of beneficiaries po on January. So, on January 5. So, yung total po nung list na beneficiaries na sinend po namin sa kanila is around 439,059 na number of driver beneficiaries. And then, upon meeting with the implementers po ng FSP, so na-raise nga po yung issues on the incorrect details of the beneficiaries. So, what we did was, we requested from LTFRB kung sino-sino po yung drivers na po yun na
merong incorrect details. And then, we plan na once we got that from LTFRB po. Yung LTFRB ang nagsabi sa inyo may incorrect details? Yes, yun po yung... Paano ang basehan ng LTFRB na may incorrect details? May master list ba sila? Yes, yung master list po na nasa amin sa DILG is tina-transmit na po namin siya directly to LTFRB. Once... Hindi, kasi sinabi mo kanina na yung LTFRB ang nagsasabi sa inyo na may incorrect doon sa submission ninyo. Tama? Did I hear you right? Yes. Yes. Now, LTFRB, anong basehan ninyo na may mali yung pinorward ng DILG sa inyo? We verify, Your Honor, the GCash account of the intended beneficiary, Your Honor. Should the team find out that the GCash account is incorrect or the GCash account is not registered to the intended beneficiary or the GCash account is invalid, we return the same to the DILG or to the DICT for rectification of the list, Your Honor. When this is happening, nagkakaroon ng defect doon sa payment portals, hindi ba kayo magre-result sa other payment schemes? Yes, Your Honor. That's why the DILG has to has provided two remarks. One is payment through e-wallet, or two, payment through over-the-counter, Your Honor. However, for the over-the-counter remark, it is required based on their submission that the LBP servicing branch should be indicated so that the same would be credited to the account of the intended beneficiary and for Land Bank to properly distribute the payout, Your Honor. Mr. Lim? Sir Chair, alam nyo, ito pong RA 11518 na to, nagsimula po ito nung sinabi ko na po may problema. Hindi ko sinisisi kayo ngayon nandyan kasi ang Tugadi administration to eh. Nung tayo ay nagka-pandemic, naglabas tayo sa RA 51, kinawa natin yung batas na makapagbigay ng subsidiya. Ang sinasabi namin, ako as tricycle president sa buong Pilipinas, alam ko yung sinasabi ko na baka pwede ibigay na lang diretso sa DILG at saka sa DICT ang pondo bago kukunin ninyo kasi ayaw ibigay na Secretary Tugadi, gusto sa inyo lahat that time eh. Ngayon, kayo-ngayon ang nagbubuno, kayo-ngayon ang sumalo ng problema. Yung po ang totoong nangyari nito. Sinabi na namin, ang tricycle kami ang nakakaalam dahil wala naman sa inyo ang franchise. Ang sabi namin, Mr. Chair, pagpasak po sa DILG, DILG papasa na lang sa mayor, yung lulistahan ng mga tricycle na may franchise sa local government, yun nalang ibibigay sa DILG, then DILG ili-release niyo yung pondo. Ang problema lahat, gusto humawak ng pera nung panahon na yun. That's why ito po ang inaabot namin ngayon. Kami sa hanay ng tricycle ang nawalan. Isipin nyo, milyon ng tricycle ang nailabas nyo lang, 99,000. Wala pa 100,000. 1,000 na nga lang, ipinaasa nyo kami ng 3-5, kalahati, naging 1,000 na lang, hindi pa namin natanggap. Ang mismo ang chairman ng committee, walang natanggap ang Antipolo. Ang DBM mismo, ang humaba ng humaba ang proseso, hindi nyo naman kayang kontrolin. Tatawagan nyo, dapat sa local na ibinigay yung pera, let the local government release the money sa amin, diretso, 1,000 lang naman yan eh. Ang problema, hindi ko alam. Basta ito, umabot tayo ng 11639, umaangal ako, yung 2022. 2023, 11936. Ito pala, ngayon 2024, maglalagay na naman tayo ng GAA. Ewan ko kung matanggap kami. Wala ho kami natatanggap. Up to this time. Sorry. Pero talagang bilang na bilang ang nakatanggap. Mr. Chair, problema po nila yung proseso. Proseso po talaga. Asik Gonzales. Are you the most senior ASEC now? Present? Yes, right now. Yes. Could you do something about this and report what you have done regarding this issue to this committee? Yes, we'll do that. It's been a recurring problem already.